Magandang araw mga kaibigan. Ngayon, bale, magluluto ako ng lain. Pero ang tawag dito sa atin, sa ibang bansa, taro. At yung nabibili natin dito sa ibang bansa, bale sila'y tuyo na. So, ngayon, ang gagawin ko, magluluto ako ng sariwa pa, yung press. Ngayon, taro, yung lain na aking lulutuin, bale, galing sa aking garden. Nagtataka ako noong una dahil buong akala ko ang lain o ang taro ay bale sa tropical countries lamang. Nagulat ako minsan isang araw, nakakita ko may nagbebenta ng lain, ng taro. Tapos natanong ko sa doon sa nagbebenta kung nabubuhay dito. Sabi niya, oo, nabubuhay dito yan sa Melbourne, sa Australia. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng bale, isa, dalawang piraso na nakataning sa paso. So, ang ginawa ko, tinanim ko sila sa lupa sa kagandahan palad naman na napadami ko siya. Kaya ngayon, sa tuwa ko, papakita ko sa inyo kung paano ang sekreto ng pagluluto ng press na taro o lain. Kasi, minsan, pagka lulutuin mo ang lain o ang taro, siya ay merong pagka lalo na press at hindi mo alam kung paano lulutuin, bale, hindi maganda, may kape. Kaya, kung hindi mo siya alam lutuin, pagka-press, mas mabilis, mas madali, lutuin mo, bilhin mo na lamang, yun, dry na. Pero ngayon, papakita ko sa inyo kung paano ang pagluluto ng press na lain. Kaya ngayon, samahan ninyo ako sa aking garden, papakita ko sa inyo ang aking tanim na lain. So, sige guys, hindi ka na kayo sa aking garden. Narito lang sila sa tagiliran ng bahay. O mga kaibigan, narito ngayon ako sa tagiliran ng bahay ko. Bale, papakita ko sa inyo ang mga tanim ko. Meron din ako dito ang tanim na kalamansi. Ayan, namubunga na siya. Tapos, ang dami niyang mga bulaklak. Tapos papakita ko rin sa inyo itong aking tanim na lain na taro. Kaya eto sila, ayan ang tanim ko na taro, na lain. Marami-rami na sila kaya pwede ko na sila lutuin. Kaya eto siya, mabilis siyang dumami. Kita naman ninyo, talagang nagapang. Kaya kailangan palagi lang basa ang lupa. Ayan sila, makikita ninyo. Tapos ayun pa oh, naglalakad na, dumadami. Tapos eto rin yung tanim kong tanglad na lemongrass na aking aanihin din para ilalahok ko sa pagluluto ko ng lain. Eto pa yung iba kong lain na tanim na nakalagay naman sa paso. Ayan sila. Yan yung aking aanihin para ipapakita ko sa inyo kung paano pagluluto. Kaya samahan ninyo ako para ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng lain na sariwa. Tayo ngayon ay magluluto ng taro leaves. Ito yung dahon. Ito yung kanyang tangkay. Tanglad, lemongrass, maraming bawang, sardinas, at gata.
Ngayon, pag tayo nagluluto ng ganitong sariwa para walang sinasabi nilang kate, kailangan gagamitan natin sila ng mainit na tubig. Ngayon, papainit ako ng tubig. Una, para pakuluan. Yan. Papakuluan muna natin ng tubig. Nasa ganon, mawala yung tinatawag na kating. So ayan, medyo kumukulo na yung ating tubig. Unahin natin ilagay ito. Tapos lagyan na rin natin itong dahon ng binayat. Pa natin ang tubig na mainit. Ngayon mga kaibigan, nakikita ninyo yung green-green na yun. Tatanggalin natin yun. Kasi yun yung may dagda. Ito. Bali, kita ninyo yung kulay green-green na yun. Yun yung dagda na tataglay siya ng yung kati ng taro leaves pagka-press na ganyan. Ngayon, ang gagawin natin, pag kumulo ng ganyan, tatapo natin. Ngayon, bali, tinapo na natin yung pinaglagaan niya. Kasunod natin mga gagawin, lalagay natin yung mga ricado. Itong tanglad, maraming bawang para mas masarap. Maraming sibuyas. Not yet. Okay. Tapos natin ngayon ito. I have paper. Ating paper. Coconut cream. Can I have paper, Daddy? Ngayon, tapos naman lalagay natin itong
sardinas. Dodorogin. Patis. Powder. Ating halo-haloin. Tapos papakuloyin. Hintayin lang natin siya maiga. Ito pali, lalagyan natin ng sili. Kung ayaw nyo ng maanghang, huwag nyo lagyan. Pero ako, prepare ko, maanghang siya. Mas masarap. Parang lutong bicol. Ito na po mga kasama ang ating ginataang gabi na may sili. Ito, pihintoy. That's it.